kung familiar kayo sa RuPaul's Drag Race, napakaraming references nung show na yun dito sa documentary ito, no, which is Paris is Burning. So this is directed by Jennie Livingston and it follows, no, the story of Black and Latinx LGBTQ plus members in their ball subculture in New York City. So kung yun, kung familiar kayo sa mga drag queens, ganyan. So ito yung isa sa mga foundations of drag, no? Pero meron naman ng documentary before during the 1960s na nagpapakita na talaga ng drag culture sa New York yata, if I'm not mistaken. And ito ay parang sort of a follow-up, no, to that documentary. So yan. So subukan natin siya i-breakdown. Tignan natin na siya under a queer reading. And then tignan natin kung queer ba talaga, no, yung itong pelikula. So I think nakalimutan ko lang din i-mention, no, kasi ang mahalaga din pala, no, sa pagbabasa or paggamit ng queer theory pala is there is an interplay between race, of course gender, sexuality, and then class, no, sa pagbabasa ng mga teksto na queer. Kasi delikado, no, na parang binabasa lang natin ang isang queer text or nagbabasa lang tayo ng mga material na ang suri lang natin sa kanya ay nandun lang sa level of gender and sexuality. Kasi it doesn't work that way. Iba ang experiences ng isang middle class white gay men sa isang magsasakang transgender. Magkaiba sila. So kailangan kapag nagbabasa tayo under queer theory, lagi nating inilalagay ang race, ang class, ang socio-economic status sa pagbabasa ng mga ganitong uri ng character. Kung kung dine-devoid ba ng pelikula yung ganung concept, no, of race and gender, race, class and gender, kasi nag-interplay talaga siya. So kung familiar kayo sa terminology na intersectionality, yun yung isa sa mga kinakampaign din ng mga queer theories na dapat ito yung ating gamitin sa pagsuri ng mga material, no, under a queer reading. Kailangan lagi siyang intersectional, no, hindi siya yung pwedeng titignan lang natin on the basis of gender and sexuality alone. Kasi nga, yun, no, iba't iba yung ating mga experiences basing kung sino tayo, ano yung ating class, ano yung ating race, alright? Gusto ko lang idagdag, no, Ma'am Casey, no, na parang kanina kasi binanggit mo yung ano, yung role, no, na ginampanan, no, ng aktivismo sa queer movement, no, at meron tayo in reality, no, merong mga ano, may mga gay, no, na hindi kinikilala, no, yung aktivismo at yung role nito sa kung paano to nakaka-contribute, no, do sa pagbabago ng pagtingin sa LGBT community, no. So depende, no, pwedeng tinitingnan mo lang ng LGBT na ano, na fashion, no? Pero hindi mo tinitingnan na ito ay bunga, no, ng paggilos, no, ng mga mamamayan. Sumingit lang. Share ko na lang din. Kasi parang meron akong nakita sa Twitter. Basta nung mga nakaraang araw on Pride March, no? So, sobrang daming tao, no? Like, parang ang hirap pumasok doon sa, ano? Ang hirap pumasok doon sa, ano yan? Doon sa field, no? Kasi parang nasa around 70,000 yung naki-Pride March noong 2019. So, yun, nagkakaroon ng pag-uusap sa Twitter na, hala, alam ko, kamis yung Pride, ganyan-ganyan. Tapos may ibang mga, ano, ibang mga nag-comment na parang, hindi ako matin ng Pride, maputik kasi. ang hirap na parang nakakita tayo ng mga ganong uri ng comments na parang hindi lang naman tayo pumupunta sa Pride para lang magpapasyon, magpakita ng ano, ng ating sarili doon, no? Pero mas more of yung reason natin kung bakit tayo sumasaya sa mga ganitong uri ng event is of course to show numbers, no? Para ipakita sa mas maraming tao na marami kami, no? Na kailangan nyo kami pakinggan kasi ganito po kaming karami yung mga public policies na ginagawa ninyo, yung discrimination na ginagawa ninyo. Kala nyo ba sa isang tao nyo lang yung ginagawa? Hindi. Diba? And yung 70,000 na yon, wala pa yon, no? Wala pa yung 1% sa kabuuan ng mga tao na
kabahagi ng community or ally to the community. So, yun yung reason. So, kung are, kung hindi ka pupunta ng Pride dahil feeling mo maputik, nakakadiri, baka kailangan din i-reevaluate natin yung ating stance, di ba, on LGBT rights. Kasi yung mga taong nakikiputik doon, yung taong pumupunta doon, sila yung mga nandoon sa forefront ng paglaban para ma-achieve natin yung mga karapatang nararanasan natin ngayon. So, yun yung kailangan nating tignan. Pero syempre, again, hindi naman din, kasi may iba naman ng mga tao na hindi talaga makakapunta ng Pride because of course, they're still inside the closet or nahihiya pa sila to come out and to join the parade. Valid naman yun. Pero syempre, for those na ganun yung perception na parang inconvenient sa kanila yung mga ganong uri ng protesta, medyo mag-re-evaluate tayo ng ating mga paniniwala dahil yun nga, yung mga karapatan na unti-unti na ibinibigay, na dapat hindi naman unti-unti binibigay, dapat default yan, na karapatan, di ba? Ay pinaghihirapan yan, inilalaban yan. May mga ibang tao na parang nagbubuwis ng buhay, ng kanilang energy, dedikasyon, pera, panahon, para makamtan natin yung mga ganong uwi ng harapatan. So sana wag tayo maging ganon, katulad ng mga nag-comment sa Twitter na parang maputik daw kasi. So, yun. Sana nga ba ako? So anyway, so ayun, no? So maganda, no, na ang gawin nating suri, no, sa lahat ng ating mga gagawin na intersectional. No, hindi lang tayo pupunta sa Pride kasi pakita ng gender, sexuality, ganyan. Pero nakikiisa tayo, no, sa iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi kaparehas ng ating socio-economic standing. Kasi nga, mas mabigat, mas mahirap yung kanilang pinagdadaanan. Dahil, syempre, iba, mas mabigat yung layers of oppression, no? Kumpara sa isang middle class na miyembro ng community. And kailangan talaga nating tanggapin yun, no? Na talagang mas mabigat yung kanilang danas kapag ganong kadami yung layers of oppression. Of course, it doesn't mean na hindi valid yung nararamdaman natin. Valid siya. It's just that iba yung kanilang naranasan. Okay? So, okay. So, isa yung Paris is Burning sa mga unang kinonsider bilang kabahagi ng new queer cinema as stated by Biru Birech, no, sa kanyang magazine during the 1990s or 1991. So for her, ang new queer cinema daw, no, yung mga pelikula na sumusunod or naka-under, no, sa new queer cinema ay an articulation, no, of gay, lesbian, bisexual, and transgender identity and experience, no, as well as a form of sexuality that is fluid and subversive in comparison to traditional understandings of sexuality. So, somehow, nakadikit or nakaugnay pa din naman to doon sa queer theory na definitions na ating ipinigay. So, syempre, one way din of showing, no, queer is to present their lives on film or to present our lives on film, di ba? So, mahalaga para kay Rich, no, na makita yung mga ganitong uri ng pelikula kasi especially during this time, ano, yung mga pelikulang ginawa during the 80s and the 90s ay mga low-budgeted films, usually in the form of documentary or strange genres. Or para mga nasa horror, nasa mystery, nasa crime, yung kanilang genres. And para kay Rich, mahalaga yon kasi yon inarticulate noon yung being in the fringes or being in the margins, no, of the LGBTQ community kasi hindi sila nag-subscribe doon sa genre na madalas ginagamit ng Hollywood, which is romance or rom-com, ganyan. So there. So, ayan. So, pakita ko lang yung screenshot, no? Ng isa sa mga moments ng pelikula. And ito, yung mga characters na ating sinundan. So, this documentary, no? Focuses, no? On drag queens, no? Living in New York and their house culture. So, kung nanonood kayo ng RuPaul's Drag Race, familiar kayo dun sa mga House of LaBeija, House of, ano ba?
Mateo, ganyan, and at any other houses, no? So dito siya nag ito yung isa sa mga foundations, no, na dinala na din ng community, no, hanggang ngayon sa mga manifestations in pop culture. So this provides, no, or which provides, no, a sense of community and support, no, for the flamboyant and often socially shunned performers, no? So nagko-compete sila usually every time that they have a ball in different categories. So I hope na may naalala kayo dun sa mga categories or mga categories ng documentary. And somehow the film, no, quote and quote, no, touched on issues of racism, poverty, and so on and so forth. So meron naman, pero mamaya tingnan natin kung talaga bang nag-focus talaga on the issues of racism and poverty ang pelikulang ito, alright? So yan, so tingnan natin ngayon yung isa sa pinaka-prominent, no, na event na nakita natin talaga during the film, which is of course yung ball scene or yung drag ball scene, no, wherein they perform different categories, no, iba-iba siya every ball, hindi ka pwede magsuot ng same outfit last ball, no, so dapat kung ano yung sinabing category for that particular ball, you have to deliver, no, so this is one way, no, of course showing your gender expression, no, yung maganda, no, dun sa pinakita ng pelikula, nag-tap talaga into different spectrums of gender expression yung mga uri ng balls or categories that they have. Okay? So, try ko lang kung magpa-play siya. I don't know if you're familiar with this episode of RuPaul's Drag Race. Kung familiar kayo, yun, panoorin natin. Kasi may reference ito sa Paris is Burning. So, sana nakita niyo siya. Upless, you own everything. So yan. So during this episode, no, in RuPaul's Drag Race, medyo na off, no, yung judges doon sa performance kasi hindi niya nakaka-capture yung essence ng opulence as showcased dito sa isa sa mga scenes ng Paris is Burning. So tingnan natin yung difference. So yun, no, so ibang-iba yung parang ramdam doon sa original version ng opulence. But anyway, ba't ko nga ba ito ipinakita? Especially doon dito sa ano, no, dito sa scene sa Paris is Burning. Yung drag ball, yung nag-serve as something na they will never get into the real world, yung term na opulence. Kasi usually yung mga members of this community belong talaga to the lower classes, no, in the society. So kung naalala ninyo doon sa pelikula, may mga scenes wherein they actually steal food in order for them to survive, no, they live sa base, ganyan, they really don't have a permanent housing, ganyan, they don't have permanent jobs. And sa pamamagitan nitong ball culture, no, nitong 80s, dito nila naramdaman na pwede pala sila maging quote and quote, no, normal, no. Although syempre iyon ay again critique siya to their society back then, kasi bakit
sa pamamagitan lang ng ball nila pwedeng makuha yung opulence, no? Bakit dito lang tayo pwedeng maging isang businesswoman or college student? So, pointing the criticism back to the reality or back to the real world wherein they don't provide opportunities for all the people in the United States. And kung titingnan natin, no, majority of the people who join balls, no, ay nasa Black and Latinx community. So makikita yung layer of racism dito na bakit yung kanilang mga influences, no, doon sa kanilang mga sinusuot ay white cisgender people, no? So nakalungkot, no, na makita na parang syempre in their flamboyance ganyan. Yung reason kung bakit yon yung kanilang mga sinusuot during the balls is because they won't get that into the real world. So kung naalala nyo yung isang sinabi nung isang ball joiner, no, na parang isang beses lang siya pwedeng maging isang businessman, no, sa ball lang niya yun pwedeng gawin. Kasi pag lumabas na siya doon sa four corners of this yung hall nila, wala, no, pagtatawanan siya ng mga tao, no, kasi wala siyang educational background to prove na pwede siyang maging isang businessman, no, wala siyang financial capabilities to be one. So dito niya yung ginagawa sa pamamagitan ng bonds. Okay? Yan. So yan, ito yung mga examples, no, ng mga sinusuot, no, or ipinapakitang exaggeration talaga, no, ng mga sumasali sa bonds during this time. Yan. So yan. So ito, I think ito yung nagsabi, no, nung parang siya yata yung nagsabi wherein, yun nga, ito lang yung only chance for me to be like this. Sa balls ko lang siya pwedeng maramdaman kasi wala ako nung background, no, to be like one. Merong parang balita, no, na yung mga na-feature doon sa documentary, no, ay nag-file ng kaso against the director kasi kumita yung ano, di ba? Kumita yung Paris is Burning. $4 million. Tapos parang yung itong mga na-feature doon sa documentary, parang sinasabi nila, eh hindi naman kami pumayag, no, na lumitaw doon sa documentary. Or dahil ganyan kalaki nung kinita nila, sana meron kaming share, no? From that, no? Parang yung isa nag-claim na, sana meron akong 1 million out of the 4 million, no? Or na kinita. No? And ang nangyari, nag-end up, nagkaroon na lang sila ng tigpi $55,000, no, na share out of settlement. Pero may iba na hindi kumuha. So halimbawa, isa doon sa hindi kumuha ng $55,000 ay yung nagsabi ng opulence. Kasi he believed na kailangan mas malaki yung makuha ko kasi hanggang ngayon, sorry for the term, ginagatasan pa din siya ni Livingston kasi halimbawa, kung wala tong Paris is Burning, hindi siya magiging creative consultant for Pose. Kasi isa siya sa mga creative consultants for Pose. So, yon, although nagkaroon naman daw ng effort si Livingstone to communicate, no, with the living members pa nung ball na yon para makatulong doon sa pagbuo ng Pose. Pero he believed na parang hindi pa rin sapat, no, yung efforts being done because yun nga parang hindi instantly ibinigay din naman ni Livingston yung 55,000, eh kasi yun nga settlement siya, so dahil may nagreklamo lang kaya lang siya nagbigay. So doon din natin makikita, no, yung hirap kapag kumare again race, papasok na dito yung issue ng race, no, kasi white si Livingston. And nakita niya lang, isa siyang NYU student during this time. And nakita niya lang yung mga tao sa New York, Harlem, during that time. And then, ginawa niya na ng topic, no? Without parang integrating well talaga into their community. Although, in fairness naman to the director, 7 years in the making din naman yung pelikula. Pero,
yun nga, ang hirap kapag hindi ka talaga naturally nandoon, na parang nilift mo lang yung story, and then parang ikaw yun na kinabang. So yun yung parang nire-raise din na concern ng ibang members of the poll or ng mga drag queens, drag kings during this time. Kasi yun nga, parang nilift mo lang yung storya namin, diba? Kinuha mo lang siya, pinagkakitaan mo kami. So, yun. Isa yun sa mga problems din no, in queer filmmaking talaga. Lalo na kung wari kung hindi ka member talaga of a particular community. Paano mo gagawin yung pelikula without being opportunistic? No? So, yun. Pwede naman eh. Pwede naman tayo kung wari kung ikaw ay cisgender person. Pwede ka naman pa rin gumawa ng queer stories. Pero napakalaki ng responsibility na nakaatang sa'yo na gawin itong as reliable as possible. Kasi nga, yung lente mo, cisgender ang lente mo eh. Diba? So, yun yung parang practice na kailangan talaga paulit-ulit na gawin. No? Halimbawa, gagawa kayo ng mga queer theme films. Alam ko yung iba sa inyo, no, naging favorite itong Paris is Burning, no, na foundation, no, sa LGBT films, no. Pero yun nga, nung nalaman ko yung nangyari, no, doon sa ayun yung kaso, no, against Livingston the filmmaker, noong mga na-feature dito sa documentary, ibang reading yun, no. Yun ay ano, production history. Okay? So tapos baka ibang reading din yung ano, socio-political, no. So ito bang Paris is Burning ay talagang naka-contribute, no, sa pag encourage, no, sa mga audience na maging active, no, sa movement or sa pag-iit ng kanilang mga karapatan. O baka naman kasi tiningnan lang ang Paris is Burning na it's something different. Yun, yung drag ano, drag ball scenes. Kaya magandang gamitin yung queer, no, as a way to read this dahil nga intersectional talaga yung queer. In its nature, na parang hindi pwedeng kapag nagko-queer reading ka, gender lang titignan mo, sexuality lang titignan mo. Kailangan mo talaga siyang tignan sa iba't ibang perspective, may class, may race, diba? And kaya mas nagiging maganda yung explanation or yung reading of a certain film dahil sa iba't ibang perspectives na ka nang gagaling kapag queer theory yung ginagamit mo. And sa totoo lang naman, kahit anong theory naman ay pwede natin gamitin sa pagpapasa ng pelikula. And iba-iba yung magiging interpretations talaga of that. So, yun. So, kung kayo ay, yun nga, if you're into feminist theory, pwede mo din basahin itong Paris is Burning using that theory. So, pero makikita mo na probably, baka magkaroon tayo ng different reading out of it. Kasi ibang lens yung iyong ginagamit. So, yun. So, sige. So, kung wala ang katanungan, so sige, let's move forward. So, ito, no, isa ito sa so parang hinahighlight daw di umano. Di umano, no, nung, ano, nung documentary, yung racism and poverty. So, nakita naman, present naman doon sa pelikula na yung most of the people who joined balls, no, ay talagang under poverty line naman talaga sila. And isa sa mga unang isa sa mga unang lines, no, na maririnig ninyo kapag yung pinanood niyo yung documentary is this, no? Three strikes, no, against you and this world. Being black, being male, and being gay. Actually, somehow naman, yung pelikula naman ay nagpapakita naman talaga ng instances of racism and poverty. Pero yun na nga, dito na papasok yung criticism against the director, no? Dahil siya ay hindi naman black or part of or people of color, nagkaroon siya ng difficulty in navigating concepts, no, on racism. Dahil nga, siya bilang isang white person, hindi siya nakaka-experience noon. Or napakalayo nung kanyang paghuhugutan talaga, no, para maka-empathize with them. Dahil for the longest time, siya yung standard, no? So yun. So yun yung parang mahirap, no, na bagay. Kapag kumwari, ikaw ay yun nga, susubok na gumawa ng mga ganitong uri ng material kasi hindi ka kabahagi ng community or hindi ka talaga parang tending na
sumusubok na pumasok within the community. Kasi pwede naman. So, halimbawa, kung ikaw ay scholar, di ba? So, kuwari kung ikaw ay film scholar or film sociologist, kailangan sa yung kailangan mo makipahagi. So, sa pamamagitan ng ethnography, ganyan. So, talaga makikipamuhay ka para malaman mo talaga kung ano yung ginagawa nila. Pero kung wari, kung ikaw ay come and go, ganyan, kuha lang ng gusto mong eksena, pili ka ng gusto mong characters, baka hindi mo nga makuha yung parang pinaka-essence talaga of the story of the people na yung sinusubukang ipakita sa iyong pelikula. So, yun yung delikado. Dangerous talaga yun. So, yan. So, ayan. Ito yung isa sa sinabi din ni Opulence, no? I just forgot his name. No, Opulence lang yung tawag ko sa kanya. So, sinabi niya to, no? This is white America. No? So, isa sa mga, actually, katulad din sinabi ko kanina, no? Usually, yung mga categories nila sa ball ay yung mga bagay na hindi nga nila na-achieve sa totoong buhay kasi ang mga nakaka-achieve nito ay mga puti. No, being in a university, no, being a businessman, no, being a housewife, no, na walang iniisip kundi ang pag-aalaga lang ng mga bata. Mga white people talaga. Mga puti ang naka-experience noon. And sa kanila, yung replication nila, no, of yan, no, sa mga ball ay pwede magsilbing protesta. No, na parang somehow hindi masyadong na-explore ng pelikula. No, nakakalungkot na parang pag pinanood mo yung kabuuan ng pelikula, hindi man lang ito nagpakita ng mga movements or ng mga protesta or rallies, no, na parang kumbaga ikinulong lang talaga ni Livingston yung mga character sa loob ng ball. Andun lang sila. Ito lang yung ginagawa nila. No, napaka nipis nung mga storya na nakikita natin na nasa labas sila, anong ginagawa nila sa labas bukod sa ball. And sometimes, even ilabas sila, ilagay sila dun sa mga houses nila, tungkol pa rin sa ball yung kanilang pinag-uusapan. Hindi natin sila fully nakikilala at parang nagiging two-dimensional lang at spectacle lang yung kanilang ginagawa. Dahil hindi nga, again, dahil siya ay isang white cisgender person, ang tawag dito, hindi niya yun nararamdaman at hindi niya yun talaga maipapakita sa pelikula niya kung wala siyang deeper understanding of racism, of how it works. Kasi nga, hindi siya ganon. Hindi niya na-experience yun. So, ito yung isa talaga sa pinaka mahinang points ng pelikula wherein, yun nga, ipinasok niya, inilagay niya lang sa ball yung mga tao doon sa pelikula na parang wala silang ibang ginagawa kundi mag-ball at mag-ball lamang. So, hindi natin alam, no, kung sila ba yung mga aktivista kasi hindi na talaga ibinanggit or hindi nabanggit talaga yun doon sa pelikula. Hindi natin alam kung bahagi ba sila ng mga grassroots movements or mga grassroots organization. Hindi natin alam kung in what extent nila nararanasan ang racism sa kanilang buhay, no? Ang alam lang natin, sila ay mahirap, nagbo-ball sila para makatakas sa kanilang kinalalagyan or sa kanilang disposition, tapos nagsasaya sila sa ball, tapos na, no? So, nakalungkot na parang bakit nilimitahan yung kanilang identity bilang ganito. Hindi naman sinasabi natin na dapat hindi sinag-celebrate yung ball. It must be celebrated. Pero, kailangan, syempre, nakakawing ito doon sa ibang mga bagay na kanilang ginagawa. And halimbawa, no, most of the participants or the characters, no, dito sa Paris is Burning, ay namatay because of HIV and AIDS complication. Sa palagay ba natin, hindi sila nagprotesta about it? And bakit hindi natin ito nakita sa pelikula? Kung napakalaking bahagi ng kanilang buhay ay nakikita, na-experience, no? Or kung hindi man sila yung nakaka-experience nito, yung community nila at this height, at this period, yun yung kinakalaban nila. AIDS pandemic, AIDS yung kanilang kinakalaban during that time. Pero parang bakit muted ito doon sa pelikula? So, yun, no? So, isang magandang pagtingin, no?
sa pamamagitan nga ng queer lens, yung ganung mga perspectives, no, na parang kahit yun nga, itong pelikulang to, no, of course we have to consider it talaga as one of the pillars talaga of new queer cinema, pero syempre hindi naman to perfect, no. And nakikita ngayon, no, na ito yung mga pitfalls ng mga nung pelikulang ito, no, na parang okay, pinadaanan, nakita natin yung ganitong uri ng subculture, pero parang hindi natin inugat kung saan siya nagmula, no, hindi natin inugat kung itong mga characters na to may buhay yan outside of the ball, bakit hindi natin siya nakita or napaka konti, napakapayak nung ating pagkakakita sa kanila. Sa queer reading, yung pamamaraan ni Livingston doon sa pagpresent ng buhay ng mga characters ay hindi talaga sapat, no? Hindi talaga sapat na parang yung reason kung bakit sila nandito sa ball ay dahil sa systemic oppression because of racism, and parang hindi man lang ito masyadong hinighlight, pinakita talaga doon sa pelikula. Okay? And yeah, so yan, halimbawa, yan din. And then ito si Jennie Livingston, so 'di ba? So imagine niyo, no, na parang habang nagsushoot siya sa isang community, no, Black and Latinx community. Here's this white woman, no, tries to, and yun nga, she's trying to build their story, no. So hindi natin alam kung ano yung naging proseso ni Livingston talaga doon sa pagbuo ng pelikula, kung gaano kalaki yung involvement ng mga characters doon sa pelikula, kasi it seems na parang in interview lang sila, pero during the post production process, ang pag-ikot sa mga film festivals, hindi talaga sila nasama in consideration. So ito, sorry, no, kinuha ko na lang, isa ito sa mga critics, no, or mga readings, no, tungkol sa Paris is Burning, and ito yung mga nagpapakita ng kritisismo tungkol dito. So halimbawa, for this one, Livingston's film is presented as though it is a politically neutral documentary, providing a candid, even celebratory look at black drag balls. So yun na nga, no, nakita nga natin na parang hindi siya nagdraw into the forces kung bakit nandito at may ganitong uri ng practice. Hindi siya ipinakita. Okay? And it is precisely the mood of celebration that masks the extent to which the balls are not necessarily radical expressions of subversive imagination at work, undermining and challenging the status quo. So, nakakalungkot kasi yun nga, pinresent naman talaga yung mga balls as a way talaga of spectacle talaga siya, eh, di ba? Kung alalahanin nyo yung pelikula, talaga naman pabonggahan pa, di ba? Talagang mamangha ka, no, doon sa makikita mo. So instead of parang nakikita natin yung reasons kung bakit sila gumagawa ng ganito, na-amaze lang tayo doon sa kanilang, sa pinapakita sa atin sa screen. So halimbawa, may ibang mga moments doon sa pelikula wherein nagsasabi ng mga mabibigat na experiences yung mga characters. Tapos maya-maya, bigla nang papasok yung maiingay na tunog na naman ng ball, no, which diffuses yung mga sinasabi ng mga masasamang experiences ng kanyang mga subject matter or ng kanyang topic. So yun naman yung napakalungkot na pamamaraan sa kung paano niyang, okay, pinakita ko, pero at the same time, tatabunan ko to ng spectacle. Kung titignan natin, ano, kung i-compute natin yung screen time talaga ng ball, mas marami talaga siya, no, compared dun sa mga moments wherein yun nga, nag-share yung mga characters sa community ng kanilang experiences, no. So talagang nilulunod tayo ng images talaga of elegance, of opulence, of flamboyance, no. Talagang yun yung dinidikdik siya sa atin. That's why, syempre, naaalala natin siya kasi napakaganda naman talaga ng visuals, eh. Diba? Ang ganda-ganda ng visuals ng pelikulang yun. Pero yun, sa pamamagitan ng ha-highlight ng mga visuals na yun, tila nabubura, no, yung mga bagay na mas kailangan nating makita. And yun nga, isa doon sa parang mga isa doon sa bahagi nitong criticism na to, no, as mentioned in this paper, na parang
nun daw sa mga moments na malulungkot yung mga drag characters, yung ibang mga puti na nanonood ng Paris is Burning, tuwan-tuwa. Yun. So, bakit may ganon? Na parang, kala ko ba itong film na to ay nagpapakita ng struggles ng community? Eh, bakit sila natatawa? So, nakikita natin ngayon yung racism at play. No? Na parang dahil nga pinresent natin sila as a form of spectacle, di dapat sila pagkatuwaan. Diba? Kailangan lang tayong ma-amaze kasi ang galing talaga. Paano mo nagawa yan? Hanggang doon lang yung dapat nating makita, marinig sa kanila. Hindi na yung mga malulungkot na storya. Tabo na natin to ng spectacle. Tabo na natin to ng napakagandang mga images habang nagpa-ball sila. Yun yung napahalungkot, no? About this. Alright? So, yun. Aha. And then, yun na nga, no? Pinresent yung director bilang inosente. No, so dito sa pelikula nito hindi natin siya nakita, 'di ba? Never nung nakita si Jennie Livingston talaga doon sa mismong pelikula na para siyang parang hindi naman siya act of god nga ba. Pero 'yun, hindi natin siya nakita, invisible siyang gumagalaw, nakakausap niya lahat ng mga tao, and mukhang yung lente na ginamit niya ay innocent siya. I'm just looking. Tumitingin lang ako dun sa buhay nila. Pero, dapat ba ganun lang yung gawin natin? Tumingin lang ba tayo dun sa buhay nila na sila nakakaranas ng violence? Sila nakakaranas talaga ng totoong diskriminasyon? Pero, ang pipiliin lang ba natin tignan yung kanilang parties? Yung kanilang ball? Hindi na ba natin pakikinggan yung mga bagay na talagang mas kailangan natin pakinggan? At tignan lang natin yung spectacle ng kanilang ginagawa. So, yun. Which leaves us the question, can we still consider Paris is Burning as a queer text? Diba? Kung ganon yung way of presentation sa kanila. So, ito yung question na iiwan ko na sa inyo. No? So, sana balikan nyo, aralin nyo ulit, panoorin nyo, reviewin nyo yung Paris is Burning para kayo mismo yung maka-identify within yourselves na Yung pinapanood ba sa amin na queer film ay queer film nga pa talaga. So with that, maraming salamat, no, for watching and listening, no, to my talk, and I hope na magamit ninyo yung queer theory hindi lang sa pagbabasa ng mga pelikula but also sa paggawa ng pelikula, no. Mahalaga yung interplay nga ng class, ng race, economic status at gender and sexuality para makabuo tayo ng well-rounded na queer material na syempre ma-appreciate ng queer community. So, happy Pride, at ang Pride ay protesta. Maraming salamat!